Hey guys, welcome back to my channel. So if you could notice, I am short hair na ako. Okay. So for today's video, ipapakita ko lang sa inyo yung hair transformation ko from this to this. So ayun, magpapakita lang ako sa inyo ng ilang mga clips. So let's go! For today, i-share ko lang sa inyo yung hair journey ko from long, very, very long hair to very short hair. So, ayun, yung haircut ko kasi is pinlano ko na talaga siya after graduation sana. Last year ko pa siya pinaplano, but then, ayun nga, pandemic. So, I decided na gawin yung haircut ko after ng graduation picture namin. But then again, wala kaming graduation picture. So, kanya-kanya kaming graduation picture. Pero nung nakaraang araw, nagpa-picture ako ng grad picture ko. Ito siya! Yan, yung graduation picture ko. As you can see, long hair pa ako dyan. So, after ng graduation picture ko sa studio na pinuntahan ko malapit sa amin, I decided to cut my own hair. So, ito yung clip niya. Sobrang kinakabahan pa ako. Nag-intro pa ako nito, but then naisip ko na mag-i-intro ako ng nakaganto na yung buhok. Pero ayan, yung video. Lalagay ko na lang dyan sa screen. Yan. So, ayan yung video ko. Super haba talaga ng buhok ko dyan. Super haba ng buhok ko dyan. So, ayun. Nag-take din ako ng maraming pictures. Ayan. Ten. Ang awkward niya pag ganito kasi wala. Nag-video lang ako. Wala talaga yung nasa screen ko. I-edit ko siya. So, ayun nga. Tapos, ito na talaga yung final video or yung pinaka-video na dinugupit ko yung sarili kong buhok. Yan, kasi naka-close up. So, ipapakita ko na lang ulit yung clip. Ang pangit kasi pag sobrang close up ng mukha ko. So, ito siya. Hindi ko alam kung kita pero. Yan, sobrang kabadong-kabado ako dyan. Kasi, ayan, maririnig niya naman eh. Pagkawin na lang natin. Yan, fast forward ko siya para makita niyo na kung paano ko siya ginugupit. Pero nagpapanik na talaga ako dyan. Nung ginugupit ko yung buhok ko kasi wala lang, parang ang emotional para sa akin nagupitin yung hair ko. Kasi sobrang haba niya na. Tapos wala, hindi lang ako masanay sa. So, ayan nga. After ko gupitin yung hair ko, kinabukasan, I decided na magpa-haircut ulit sa mismong salon na kasi yung gupit ko, syempre, isang gupitan lang yung ano, hindi siya pantay. So, eto ulit, eto yung clip ko, eto hindi na siya ano kasi naka-landscape naman. So, eto yung clip ko bago ako magpagupit. Papakita ko sa inyo yung yung itsura ng ginupit kong buko. So, eto siya. Go! Hey guys! So for today, ayun nga, kagabi, ginupit ko kasi yung buhok ko. So for today, magpapagupit ako sa salon, pero papapantay ko lang siya. Kasi syempre, hindi pantay yung pagkakagupit ko kahapon. Ito siya. Hindi pantay yung pagkakagupit ko. Ito medyo lang. Ito na sila. Ito yung ginupit ko kahapon. Okay. Tada! Namiss ko na yung buhok ko. So, ayan. Magpapagupit tayo ng hair for today. Diyan lang sa salon malapit sa amin. Since trim lang. So, let's go! Ayun nga, di ba? Ayun, hindi siya pantay-pantay. Hindi lang kita yung sa bandang likuran. Pero hindi siya pantay kasi hindi ko napansin na nakaipit pala yung buhok ko sa t-shirt ko. Pero hindi talaga siya pantay. Though, mukha siyang medyo pantay na
kudos to that. Sa paggupit ko, pwede na ako maging parlorista. So, ayun. Tapos, eto na nga yung clips ko. Papakita ko na lang din kasi naka, tawag dito, portrait? Portrait, oo. Naka-portrait yung shot ko. Ayan. Yung time na ginugupitan na ako. Dapat, sabi ko, pantayin lang yung hair ko. Pero, tingnan nyo. Ayan. Mas mahaba tong unahan. And, pag nakatak siya, ano, mas mahaba yung ano. Ganto siya pag hindi nakatak sa ears. Yan. Bob cut siya, pero medyo mahabang bob cut. Mas maisli yung nasa likod kesa doon sa harapan. Tapos, ganito yung itsura niya pag nakatak. Parang pantay lang siya pag nakatak yung hair niya. Tapos, nilayer siya nung parlorista na para pumasok. Para gumanto yung hair ko. And since manipis lang yung buhok ko and naturally na straight talaga, hindi naman siya tumitikwas palabas. So, ito siya pag nakatak. Yan. Nung una, nung after ko magpagupit ng bob cut, ano, nag-enjoy ko siya. Pero, nag-TikTok kasi ako, nag-TikTok video ako bago ako umalis nung mismong gupit ko na ako lang yung nagupit. Tapos, habang pinapanood ko yun, parang feeling ko mas maganda, mas bagay sa akin yun kesa dito sa bob cut. Kasi halata siya na papasok. Yun kasi parang square cut na eto meron pa siya dito. Ganun, parang straight lang siya. So, ayun. Parang na-stress ako. Sabi ko, gusto ko ulit magpagupit. Ipapapantay ko na lang para mawala yung layer. Kasi naka-layer nga yan. Kaya papasok yung mga buhok. Naka-layer kasi siya. So, ayun. Nung isang araw pa, tinry kong mag-ayos ng itong hair ko. Kasi, nag-iisip talaga ako kung papagupit talaga ako ng pantay ulit eh. So, medyo nagustuhan ko na ulit siya. Sabi ko, papahabain ko na lang para papantay ko. Pero, ayun. Medyo nagugustuhan ko na yung gantong style. So, ayun. Ayun nga. Share ko lang. Wala. Share ko lang kasi sobrang laking step sa akin na gupitin yung hair ko. Kasi, hindi rin ako sanay magpa-short hair. Actually, first time ko magpa-short hair ng ganito kaikli. Ang pinaka-maikli kong short hair dati is hanggang dito. Hanggang dito ko pa yung pinaka-maikli kong pagupit. Kasi, sanay ako na mahaba talaga yung buhok ko. So, if you follow me on Instagram, Facebook, ayun, halos lahat ng picture ko makikita nyo, mahaba talaga yung buhok ko. As in, umaabot siya ng hanggang, puwetan, yun. Tapos, ang pinakamaikli ko na talaga hanggang dito, yun na talaga yung todo na. So, first time ko kung magpa-short hair ng ganito. Except yung bata ko, syempre. Pero, ayun nga. Sobrang laking step niya. Dapat inisip ko hanggang dito eh. Pero parang hindi ko talaga kaya. So, nangapa lang ako nung gabing ginupit ko yung buhok ko. Sabi ko, hanggang dito muna gugupitin ko. Para, if ever na magkamali ako ng gupit, diba? May allowance yung parlorista na ayusin. So, ayun nga. Medyo success naman. Ngayon naman, ang iniisip ko naman, kung magpapakulay ako ng buhok. Just comment down below kung mas bagay ba magpa-kulay ng brown or medyo blonde. Ganun. Iniisip ko kasi yung balayage ata yun. Yung parang medyo brown yung hair. Tapos, may highlights siya na blonde. Ganun. Pero meron din ako binili ash blonde or metallic gray ata. Pero iniisip ko muna, kasi napanood ko sa YouTube na may ilang videos ako napanood. Yung hindi kailangan ng bleach, pero hindi ganun kakita yung kulay.
So, pero may nakita rin ako, ang ganda kasi pag naka-beach talaga. Kaso lang, yung buhok ko kasi is 100% virgin talaga siya. As in, gupit lang talaga naranasan ito. So, ano, natatakot ako magpakulay kasi sobrang, feeling ko, sobrang healthy niya ngayon. Tapos pag nagpakulay ako, baka hindi ko na mabalik yung dating, tawag dito, dating state ng buhok ko. Yung healthiness niya, ganun. Feeling ko, baka masira ko lang yung buhok ko pag nagpakulay ako. Pero iniisip ko din, tumutubo naman yung buhok from the roots. So, yung makukulayan, yun lang siguro yung madadamage. Pero iniisip ko din, baka, ano, maapektuhan yung scalp ko. So, ayun, madami pa rin akong iniisip. Madami kong problema. So, ayun guys, yun lang. I hope you enjoyed this video. Wala, share ko lang. Tamang kwentuhan lang. Thank you for watching. See you on my next video. Kahit pa sobrang dalang. And if you have questions, just comment down below. And this whole look, hindi ko kasi siya nag-videohan. Pero, ayun, if you want more makeup tutorial or content like this, just comment down below on the comment box. So, see you on my next video. Bye!